nakipagsabwatan ka kay Doc Maris at kay Peter para maling embryo ang mailagay kay Eileen at yung embryo nila ni Bobby ang nilagay sa'yo! How dare you! No! How dare you! Ang laki-laki ng pasweldo ko sa'yo tapos tatanga-tanga ka! Saan natin yung hanapin ang anak ko, ha? Saan? Ma'am, may idea po ba kayo kung sinong pwedeng gumawa nito? Si Eileen. Subukan lang nila saktan ng anak ko, sigurado ko makakapatay talaga ako! Pinasa ko na sa mga pulis yung picture na pinadala sa amin. Ngayon, tinitrace na nila kung saan galing yung source. Kumusta naman kayo ni Alexa, bro? How are you guys holding up? Kinakaya. Pero hirap din. Bro, nawalan na ako ng isang anak. Hindi ko nakakayanin kung pati si Thirdy ay mawala rin sa akin. Don't worry, bro. Hindi na rin ako nagtutong sa mga kakilala natin. Hopefully, soon, mahanap din natin si Thirdy. Sana nga. Sana nga. Believe ka na ba sa brilliant plan ko? Sabi ko sa'yo eh, winner yung plano na isip ko. Hello, paniwala kaya si Bobby na sa mga dramatic moments ko? Pero iba ka talaga, Alexa. At ngayon, lahat sila hilong-hilo sa paghahanap kay Thirdy. Poor Eileen. Hindi niya alam, milya-milya na ang lamang ko sa kanya. Sorry na lang siya. Mana. Bobby. Papahinga kasi sa Eileen eh. Hindi ba huwag ka muna ngayon makipagkita sa kanya? Mona, kailangan ko lang talaga siyang makausap. Sige na. Eileen? Eileen? Babi, ano pa bang sadya mo rito? Gusto mo makita kung may tinatago akong bata dito? Pwes hindi ako humihingi ng ransom money para sa ulo ni Thirdy. Kaya pwede ba umalis ka na? Eileen, I'm sorry. Siguro nga hindi mo pa ako mapapatawad sa ngayon. Pero para kay 3D. Nanggaling na ako sa police station. At hanggang ngayon, wala pa rin silang lead. Pero iba ka talaga, girl. Your plan is way too crazy. Di ba yung usapan natin? Shhh! Kang maingay. Basta, sabi mo, hindi tayo mabubuko. Di ba malilis gumawa itong mga inutusan natin? At dapat lang nagawin nila na mabuti yung trabaho nila. Nakasalalay din dito ang pangalan natin, Alexa. Hindi pwedeng pumalpak to dahil damay din ako. Nag-ikot-ikot na rin ako. Naka-hire din ako ng private investigator dahil sa tulong ni Mandy para makahanap kay 3D. Mabe, hindi ka ba talaga naghihinala kay Alexa? Na kaya niyang gawin yun? Posible ang sinasabi mo. Pero kailangan natin makasigurado. Mabe, gawin mo kung anong kailangan mong gawin. Pero ako, hanggang sa kahuli-hulihang lakas, ibibigay ko para makahanap si Thirdy. Nagpapasalamat ako sa concern mo sa anak ko. Hindi tayo papalpak. Kaya nga, nandito ako to check them and Thirdy. Pero kailan ba kasi matatapos to, Alexa? Hindi naman pwede magtagal dyan si Thirdy. For sure, hinahanap na rin siya ng mga pulis. Relax. Kapag nadiin na si Eileen at nakapunta na kami sa Amerika, hindi ka na namin guguluhin, okay? Alam mo, araw-araw ako natatakot na mabibiso tayo. Mabi, concern ako. Dahil malakas ang kutob ko at ramdam ko din sa puso ko na anak ko din si Thirdy. The same way na malakas ang kutob ko na ipinakidnap ni Alexa si Thirdy. Alam mo naman ang reason ko. Hindi ko gawaing mangidnap ng bata. Kinakabahan talaga ako sa ginagawa natin. Natatakot ako na madamay kami ng asawa ko. This is a serious case kung mabiso tayo. Huwag ka ngang matakot. Ikaw na mismo nagsabi, di ba? Malinis gumawa yung mga inutusan natin magbantay. Ikawain nila yan, kaya dapat lang naayusin nila. Pero Alexa, itong plano mong palabasing kinidnap si Thirdy, hindi ko talaga in-expect na wiwindang talaga ako.
I'm sorry, Frida. Wala rin naman talaga to sa plano ko, pero itong si Eileen kasi. She needs to learn her lesson. And I'm serving her that. Ngayon, namnamin niya. Ikaw na talaga, Alexa. And I cannot thank you enough, Frida. Pero nandito na to, kaya todo mo na yung pagtulong mo, ha? That's what I'm doing. At stake na rin naman ang pangalan ko at ang hobby ko when you declared na kinidnap si Thirdy. Buti na lang ang driver ko ang pinasundo ko. Eh, paano kung ako? Everything is fine. Ang importante, mapakulong ko si Eileen. Tapos ako, si Papi, and si Thirdy. Happy kami sa Amerika. That's the goal. Kuya, ito po, ayan. Yung camp 2 po. Kuya, ayan. Ayan po talaga yung hinahanap ko. Kuya, salamat po. Pinakita niyo sa akin yung CCTV, ha? Okay lang po yun, ma'am. Kuya, pwede ba ako mag-request ng kopya nito? Sige, ma'am. File po natin sa office. Sige po. Salamat po. No! Hindi pwede to! Bakit, Alexa? Ano ang problema na naman yan? Girl, napanood na nila yung CCTV footage. Naunahan nila tayo. Kaya hindi siya makukulong. Hindi makukulong si Eileen! Bumalik na lang kaya tayo dun sa police station. Baka may lead na sila kung nasan si 30. Natawagan ko. Pero please, habang wala pang sagot, magpahinga ka nga muna. Frida, kailangan ko yung tulong mo. Alexa, what is it this time? What kind of help? Alam mo, nakakaamoy na naman ako ng nakakabaliw mong mga plano. Kailangan nang magsama si Eileen at Peter. Pareho silang hadlang sa kaligayahan ko. May update na ba kung nasan si Thirdy? Hindi, Beshi. Si Aaron to. Nag-message na siya para sabihin na dumating na yung pamilya ni Peter para iuwi yung bangkay niya. Yun, sinabi na rin niya na naayos na rin nila investigation para masolve na yung kaso niya. Sana mahuli na yung killer o kung sino mang mastermind. Sabi ko na nga, Bey. Eto na naman tayo, Alexa. Alam mo naman na hindi ako mamamatay tao, di ba? Pero kaya mo namang iutos, di ba? Sasabihin mo lang sa asawa mo! At sana totoo rin yung sinabi ni Peter na anak ko nga si Thirdy. Sana nga, Beshi. Lalo na pamahal na yung bata sa'yo. Hindi kaya... Kaya pinapatay si Peter dahil sa nalaman niya tungkol dito? Hindi imposible yung mangyari yan. Yun din kaya yung dahilan ni Ate Ludy kung bakit niya ako pinagbabawalang makipagkita kay Peter? This is too much! From that kidnapping scheme, tapos ito naman? Sobra na, Alexa, ha? Nasa puder mo si Thirdy tapos pinalabas mo na kidnap ang bata? Ngayon gusto mong ipapatay si Eileen? Frida, please naman, oo. Ikaw lang yung makakatulong sa akin dito. Ano ba kayang alam ni Ate Ludy? Sandali. Parang may nakita ako sa gamit ni Ate Ludy. May cellphone doon. Pero hindi naman sa kanya yun eh. Kanina kaya yun? No, Alexa. Tama na. Ayoko na. Seryoso ka ba na hindi mo ako tutulungan? Ano ba, Alexa? This is crazy. Hindi ko kaya to. Hindi ka pwedeng tumanggi. Lalo kitang idadamay. Tandaan mo, kasama ka dito. Thank you.
Ana, nasaan na kayo? Huwag ka na kami, Eileen. Sige, sige. Mag-ingat kayo ni Eileen, ha? Magkita tayo doon. God, Papa Jesus, please help Mommy and Daddy find me. Kumusta sa taas? Sir, clear! Clear? Oh, ikaw? Sir, wala akong tao sa loob. Diyos sa loob, ba't pinasok nyo? Wala po, sir. Oh, sir. Chief, yung anak ko po, ha? Gusto na namin siyang makita. Delikado ligtas po rito. Ligtas na ba siya? Delikado po rito. Sa labas na lang po kayo magantay. My men are doing their best, ma'am. Kaya sa labas na po kayo magantay, please. Talasan niyo mga mata niyo. Wait. Pare, tingnan mo doon. Hello. Yari tayo niyan. Sorry po, sir, ma'am, pero wala na po rito yung mga kidnappers sa kayong bata. Ano? Di po pwede yan! Pare, tara na! Oh, sige! Mabis, sandali lang! Mabis, nandito si Thirdy! Nandito siya! Kailangan natin siyang hanapin! Palagay ko po, natulugan tayo ng mga kidnappers kaya nakalipit siya ng ibang lugar. Hindi pa pwede yan! Nandito lang siya sa paligid! Tara na! Tara na! Thirdy! Eileen, sandali! Sandali, Eileen! Thirdy! Nasa isa ka pupunta! Teka lang! Thirdy! Dita Eileen! Thirdy? Thirdy? Bakit ganun ba? Tamukal na ako baka si Rin po. Ulit si Thirdy. Kailangan makakuha ko ng DNA sample niya. Yan na lang yung pag-aasa ko. Beshi, dapat kasi kumuha ka na ng DNA kanina nung kaakap mo siya. Nawala kasi sa isip ko eh. Sobrang saya ko lang talaga kasi naligtas siya. Beshi, ba't kayo hindi mo nakausapin si Bobby? Beshi, nasimulan niyo ni. Pag-collab na kayo, parang lumabas na yung totoo. Beshi, kahit di na kayo magkabalikan ni Bobby, mas malaman natin yung totoo, edi tahimik na tayong lahat. Pinaniniwalaan mo ba ako, Bobby? Nagmamakaawa ako sa'yo. Gusto ko nang malaman yung totoo.
Ipa-DNA test mo na si Thirdy. Kumuha ka na ng sample niya. Sandali! Sandali! What are you talking about? Kumuha ka ng DNA sample ni Thirdy! Without my knowledge! Ginagago mo ba talaga ako? Alexa, I did the right thing. No! That is not the right thing! Anak ko si Thirdy! Ako ang nanay niya! May karapatan ako! Kaya hindi ako papayag na ilabas yung DNA results. Naintindihan mo? Hindi ako papayag dahil labag yun sa kalooban ko! Labag yun sa karapatan ko! Ang lapit-lapit ko na sa katotohanan. Pero naunahan na naman ako ni Alexa. Masya, huwag ka mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat makuha natin yung sagot. Pero paano? Yun na lang naman yun eh, di ba? Marilis lang yung resulta ng DNA test, tapos na. Yun na lang ba talaga? Shucks, Benji, hindi lang talaga namatay si Peter, no? Pero baka hindi lang si Peter yung makatulong sa atin. Meron pa akong isang naiisip. Pero baka ayaw na lang madamay kaya hindi siya nagsasalita. Saan na ba yung passport ni Thirdy? Saan ba nilagay yun? Saan ko may natinago yung passport ni Thirdy? Bobby, nakita mo ba yung passport ni Thirdy? Tinago mo ba? Ha? At bakit mo hinahanap? Itatakas mo na naman ang anak ko. Hindi ko siya kailangang itakas dahil anak ko siya! Then prove it. Kung ayaw mo na sila ni Eileen na magpa-DNA test, hindi kayong dalawa ni Thirdy. That simple. Aaron? Napasugod kayo? Hindi pa ba ito tapos? Aaron, hindi kasi matatapos ito hanggat di lumabas yung katotohanan eh. Wala na si Peter. Narinig niyo naman kung anong sinabi niya, di ba? Pero ano bang narinig mo? Ano bang alam mo? Sinabi ko na sa inyo. Yun lang ang alam ko. Sige na, marami pa akong gagawin. Aaron. Aaron, magulang ka rin. Alam ko, naiintindihan mo ako. Hell no! Wala akong dapat patunayan sa'yo o kahit kanino. Ngayon, kung ayaw mo umalis, kami lang ni Thirdy ang aalis. Babalik na kami sa US, kaya ibalik mo sa akin ang passport niya! No. No, Alexa. Sabihin mo na sa akin yung totoo. Ayoko si Thirdy, di ba? Eileen, pasensya na pero yun lang talaga ang alam ko. Hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan kong sagot, Thirdy and I will stay here. Ikaw, kung gusto mong umalis, then leave! Pero hinding-hindi mo na mailalayo sa akin ang anak. Yes, attorney. Papunta na po ako dyan. See you po. Sorry, Pete. Pinapasok na kasi ako ni Mona. Ikaalis niya lang. Magkoconsult ka sa lawyer? Nagpa-consult lang ako kung ano pa ba yung pwede kong laban para kay Thirdy. Eileen, may laban ka. May nakausap na rin akong lawyer. Pati na rin clinic. Para sa DNA testing. But I made sure na hindi ito malalaman ni Alexa. Eileen, tama ka. Wala akong buto.
learning now. Eileen, ang kailangan ko na lang. Ikaw. Aalis ka? Saan ka pupunta? Bilibirin talaga ako sa commitment mo sa pagpapanggap, no? Well, if I were you, enjoy ko na yung araw ko with 30. Because you'll never know. This might be your last. You're freaking me out. Hindi mo na pinag-iisipan yung mga desisyon mo. Alam mo, if I were you, umalis ka na muna ng bansa, clear your mind. No! No! Fina, I can't leave Bobby! I can't leave without him! Anak mo nga si Thirdy. Eileen, anak natin siya.